Hello everyone! Welcome to my channel. Ginagawa kong content ang kapuso mo, Jessica Soho, kahit papaano makakatulong ako sa kanya. Sa pamamagitan ng mga ads na lumalabas sa mga videos sa kapuso mo, Jessica Soho. Ginagawa ko itong para makatulong ako at madagdagan ang kita niya without skipping the ads na lumalabas. Para din lalo siyang makakatulong sa mga kababayan natin na humihingi ng tulong sa kanya financially. So, that's all guys. Tara na, pakinggan natin ang kwento ng isang videos na nakuha ni Ms. Jessica Soho. Ang kwentong ito ay Mr. na nagsiselos di umano, sinunog ang kanilang bahay. Tama ba yun? Susunugin dahil lang sa selos? OMG. Okay. Tara na. Pakinggan na natin. So, may ads pa. Hindi natin i-escape yung ads. Kahit minsan parang ang hirap itawid. Libre lang mangarap. Di kailangan mahirap. Pwedeng maging totoo. When you borrow with GCash, kakayanin. Aabutin. Dahil may kasama sa pagsalo, kasama sa pag-abot, kasama sa pag-angat. Lahat to, kaya mo, kaya natin. Libre lang mangarap. Madali nang abutin. Kaya mo ang pangarap mo. Borrow with GCash. Sagot ka namin. So, dalawang ads pa panoorin natin. May isa pa. Yan ang tingin ka ng tunay. Sa hirap ng buhay, diwala kang magagampay. Masasanggal ng TGP. Ibig ka sa talusugan. Tagal-tagal namin kung pinundat tapos eh. Nasunog lang basta, hindi naman pwedeng pasensya lang ang ganun. Galit, nagkataon na talagang birthday ko pa nasunog yung bahay namin. Pero ang mas ikinapupuyos ng kanilang damdamin, ang sakuna, hindi raw aksidente, kundi sinadya. Nagsiselos po sa asawa niya. Parang may kagat daw po. Sigurado po ako na asawa niya ang tibing eh. Kasi ginawa niya na po dati niya. Yung babae, matigas na rin yung mukha eh. Sino-sino ang kanilang mga binanggit na nagpapakulo ngayon ng kanilang mga dugo? Isang linggo matapos ang sunog, ito na lang ang natira sa kanilang mga bahay. Naubos yung bahay. Wala nang damay mga dugong at bintana. Maraming nadamay na bahay dahil lang sa silos sinunog yung bahay. Ang mga gamit na abo. Kung hindi kami nakatayo sa media namin, posted na po. Nakaka-trauma ang nangyari. Puro phobia na ako mga tao rito. Si Joy, nagdadalamhati, lalo't makadurog puso na kasamang natupok ng apoy ang kanyang alagang aso. Oh my God. Paano wala na din ang anak kasi? Nasama yung aso, kawawa yung aso, nasama na sa nasunog. Hindi naman basta alaga.
Pinagluluto ko pa yun ng pagkain, tapos masusunog lang. Sakit nun. Sobrang sakit kapag parang anak mo na yung aso at nasunog lang sa walang rason dahil lang sa silos na yan. Ang apoy na dumila sa kanilang mga kabahayan nagsimula sa pwestong ito na dating kinatatayuan ang kwarto ng mag-asawang Ben at Ama. Si sinabihan din niya kami na yung tatay niya po talaga yung may kasalanan. Sinindihan yung gasera, tapos itinapong po doon sa gitna ng tulugan nila. Nagsiselos po sa asawa niya. Parang may gabit daw po kasi. Naririnig ko po na nag-aaway po sila. Ang nakaka-alarma rito. Susunuhin ko ba ito? Hindi raw ito ang unang beses na ang away ng mag-asawa humantong sa panununog. Hindi po siya dyan sa skinny doon ng mga sako na may mga damit. Pero nabuhusan lang din po siya na kagad mga. Ang misis ng suspect na biktima rin ng sunog ay paunlak ng panayam, si Ben. Dahil wala nang ibang matitirhan, sa Barangay Health Center muna sila tumutuloy kasama ang lima niyang mga anak. Gabi raw noong February 16, nung nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo ng kanyang mister. Nung alasing siya, nag-start na naman po siya dun sa topic na kanyang lalaki ka! Eh, ano po yung init din yung ulo ko sa hanggang sa inaway ko na rin siya. Bakit ako bakit ko meron? Pumunta po ako sa bayo ko, kakausapin yung kapatid niya. Dito na raw niya nabalita ang may sunog na sa kanilang barangay. Nag-worried ako ng sobra kasi dikit-dikit yung mga bahay. Kulayan mo ang ganyan! Anak ko yung anak ko. Wala nang lakas yung mga binti ko. Grabe. Hindi ko makapaniwala nito. Isa lang sa rin nito. Para tumayo. Iyak na lang po ako ng iyak. Lahat ng samang salita at nasabi ko na. Yakap-yakap yung mga anak ko. Ang mister niyang si Amat, hindi na rin daw niya naabutan. Lahat kung sila ako sa akin, tinatanong pasagot ko sa kanila, huwag niyong hanapin sa akin kasi hindi ko alam kung saan pumunta. Parang adik, putang. Hayop na yan. Kung anong gusto niyong gawin, gawin niyo. Gusto niyong dilingin ng buhay, dilingin niyo. Wala akong pakialam. Napaka-imposible ko na hindi na po nila alam. Tinago na yun. Tinago yun. Selos pa talaga ang dahilan kung bakit nag-alboroto sa galit at di umano nanunog ang kanyang mister? Naubos na yung ngipin ko, kumamit na itsura ko. Ako na niya naisip magselos. Lima na ang anak nila, nagsiselos pa. Anong utak na to? Puno na siguro na yung... Ang tanong ngayon, yan, nasaan na? Ang suspect. Huwag niyong hanapin sa akin kasi hindi ko alam kung saan pumunta yung hayop na yan. Si Ben at ang kanyang mga kapitbahay mag-aharap-harap na rin sa barangay. Suko mo na si Amat, parang awa mo na. At pinagselosa ng suspect. Humarap din sa aming team. Hindi ko rin po alam kung anong pechechelos po sa akin. Mag-aalit po lalo ang mga emosyon. Sabi mo hindi mo alam kung saan yung asawa mo. Asawa ka, dapat alam mo. Sa amin. Dami ka! Pagpapalik. Dami ka! Anim na kabahayan sa Binyan, Laguna. Kulayan mo ang tiyanan! Natupok ng sunog dahil daw sa matinding selos ng mister sa kanyang misis. Sigurado po ako na sa kanya tibing eh kasi ginawa niya na po dati niya. Pero si Ben itinanggi na meron siyang ibang karelasyon. Naubos na yung ngipin ko, kumangit sa itsura ko. Ako lang niya naisip magselos. Hindi ko kumangit kasi hindi ko nakuha yung pasin mo. Alisin niya. Ang di umano pinagseselosa ng kanyang mister. Oh my God. Ang kapitbahay ni Ben na si Ompong. O si Ben at ako magkaibigan. Hindi ko rin po alam kung anong pechechelos po sa akin. Ang ginagawa ko lang po, pag kasi may bebenta sa akin, nakalakay na pwede pa, pinibili ko. Ngayon pag sila'y walang pera, nangihiram sa akin. Ayon kay Ben, noon pa man daw, mabigat na ang kamay ng kanyang mister.
Agad na ako sinasak ng talapala sa mga anak ko pag humingi. Alam nyo guys, yung mukha ng asawa niya, parang lulong sa druga eh. Kayo na lang maghusga dyan. Isyo na, sorry. Okay na po sa akin, pinatanggap ko. Yung buhay parang yung araw ko, matin yung parang yun. Pero nasa na nga ba ang suspect na si Ama? Tastes so good. Okay guys, may lumabas na namang ads. Panoorin natin para kumita si Miss Jessica Soho at saka makatulong siya sa mga kababayan natin. It'll make you dance. Pa-ra-pa-pa-pa. Matapos ang insidente ng panununo, si Ama inimbitahan sa istasyon ng pulis. Pero dahil walang formal na reklamo, pinakawalan din siya makalipas ang 24 oras. Nauna na raw niyang itinanggi sa mga pulis na sinadya niya ang panununo. Allegedly, according to alias Amats, na nagluto siya sa loob ng kanyang kwarto at lumabas. And then, nung pagbalik niya, nasusunog na yung kanilang bahay. Pero ang anak nila na itago natin sa pangalang Ana, nagsabing nakita mismo ng kanyang dalawang mata na ang kanilang ama ang nagsimula ng sunog. Sa paggabay ng isang psychologist, nagbigay siya ng pahayag. Gusto mo nandito si Mama? Kailangan may tatama siya sa'yo. Nagsabi ni Papa, pag susunogin niya po daw pala, ito po pala nangyari na sinunog niya po ang bahay. Hay, tignan mo, yung anak niya nagsabi na lunghiya talaga ng tao na to. Mama, dapat ko po kung nakapagamit niya sa'yo. Hindi siya nagsabi baka papatayin daw yung mama niya. Ngayon, nagsabi na siya. Wala lang po po kami kasalanan sa kanya. Papatayin daw po kami mag-ina. Papatayin daw silang mag-ina. Oh my God. Lulong talaga ako. Gusto ko lang po talagang magpapulong si Papa. Kailangan siguro talaga na matinding social support sa family para hindi umantong dun sa point na parang lagi na lang matutulala yung bata or mag-worsen yung mga nararamdaman. Nung magmula nung tumarap, hindi ko na nakita yun. Huwag niyong hanapin sa akin kasi hindi ko alam kung saan pumunta yung haayot na yan. Ang gusto niyo gawin niyo, gusto niyo bilingin niyo, ay bilingin niyo, wala akong pakialam. Napaka-imposible po na hindi rin po nila alam. Para na rin magkaliwanagan, nito lang Miyerkules, nagharap-harap si na Ben at ang kanyang mga kapitbahay sa barangay. Kayo na mismo yung magdala talaga kasi hindi lang simple information ginawa niya. Simple, hindi lang makapasok at makakaasikaso. Isuko mo na siya, magpalangawa mo na. Hanggang ngayon yung maliit kong anak na to trauma. Napaka-imposible yung alam mo. Sabi mo, hindi mo alam kung nasaan yung asawa mo. Asawa ka, dapat alam mo. Kapag ba kasi nagtago ka ng isang suspect o hinahanap ng batas, may kaso din po yun. Pag ano, susunod lang po talaga kami. Eh, naman po kayo hindi umalis pero ano po kung nasa yung hinahanap? Ito para ka lang ba? Ano mo lang na lang po? Ay, hindi mo umalis sa akin. Kaya na nga po, pangako po sa inyo pag nakita ko po. Ako po talaga mag-report kay Kapitana. Formal na rin silang naghain ng reklamo. Kaso yung pinakaharap ng ating suspect ay distracted person. Siya ay posible makatulan ng pagkakakulong ng 12 years in one day to 20 years to reclusion perpetual or lifetime imprisonment. Samantala, ang mga nasunugan nakatanggap ng tulong pinansyal sa barangay at sa City Social Welfare and Development Office ng Binyan sa Laguna. Hindi pa rin po tayo matatapos doon. Continuous naman din po yung monitoring. Napakahalaga na ma-recognize ng mag-asawa na yung problema parte talaga ng pagkasama. Mag-usap. Kasi ano ang bagay na hindi nare-resolve agad, lumalaki. Kung nasaan na siya, wala na pong hubo sa sabihin na kayo. Dahil lahat po ng mura, ang lalae, hinadaras ko po sa mga tao. Hindi naman sila dapat sa akin ng ganun.
ang selos, anay sa relasyon, sumisira ng buhay at mga bahay. Ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates. That's all guys. So, kayo na yung mag-usga sa taong yun. Thank you for watching.